ating bansa, makinig sa Ocho Diretso tuwing Biyernes, alas 4:30 hanggang alas 7 ng gabi para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayanang Pilipino kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Paglatag ng plataforma, pagkilala sa isang kandidato, siya ba ay karapat-dapat o hindi? Abangan ang espesyal na pagtatanghal ng Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Para sa sambayanang Pilipino, hatid sa inyo ng DZRJ 810, a Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ikaw ba ay nakikinig sa DZRJ 810 araw-araw? Pwes, ito na ang isang pasasalamat namin sa inyo. Mag-text sa inyong greeting sa mensahe sa 0917-798-8910. Huwag kalimutang ilagay ang inyong buong pangalan, address, at magkaroon ng chance manalo ng isang brand new Nextbook Android tablet. Makinig at manalo mula sa himpilan ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Corporation. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Magandang umaga! Congratulations! Tagahanga mo kami, hindi mo lang nabuhan. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda kako, tinamukha ko yung si Percy kako, magaling talaga ako. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up! Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulga na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Ginigiba, basta't mali, inabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, pagiging ikaw man ay politiko. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa
Lapid Fire, Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Magandang yumaga. Ito po si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Novenari. Ito po naman si Peter Calastras. Magandang umaga po sa lahat po ng nakikinig dito sa Lapid Fire ni Ka Percy Lapid. Ito po si Atong Ma. Muli po kaming mag-aanyaya sa loob ng isang oras na pagtatanghal ng palatuntun ng Lapid Fire. At siyempre po marami tayong pag-uusapan ngayong umaga. Mari din po kayong lumahok sa ating palatuntunan sa mga nais magbigay ng reaksyon. Tumawag lamang po kayo sa ating landline. Ang numero po ay 412-0288. Samantala, ang ating po namang text line kung saan mari po ninyong ipadala ang inyong mga reaksyon ay 0977-342-1644. Ano man po ang inyong pinagkakaabalahan, samahan po ninyo kami hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng palatuntunang nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Sigurado po na ang daming nagmumura ngayon. Dahil po sa ikang hindi nila malaman kung saan sila dadaan. Oo. Eh ako po, umalis ng bahay alas 6 ng umaga. Kadarating ko lang ho, awa naman ni Satanas. Eh dahil po yan dyan sa APEC, ha, yung idadaos ditong APEC, sapagkat ngayong araw na ito, ang simula na magdadatingan na mga world leaders. Leader mula po sa iba't ibang bansa na kalahok dyan po sa Asia-Pacific Economic Corruption Este Cooperation. Siyempre, si Juan de la Cruz naman, ang mga vendors, mga drivers, tricycle, kung ano-ano, na pedicabs na kinikikilan sa Loton, pagtatanong yan. anyway, APEC. Nakakain ba yan? Tropic. Di kaya nakakain yung APEC. Masarap ba yan, Anya? Baka mahal yan, ha? Oh, bilyon ang halagang gagastusin dito. Ilang bilyon po yan? 10 billion. 10 billion, biro mo. Samantalang ang daming bahay na nun, ano, ha? Oo. Ito, pag-aralan ninyo, yung pong APEC, isa yung organisasyon ng mga nagkakaisang bansa patungkol po sa pagninegosyo sa ekonomiya, paano pauunlarin ang ekonomiya ng mga nagkakasundong bansa, magpapalitan sila ng mga produkto kung ano-ano na makakatipid tayo dahil magiging mura. Di ba? At yan, bahagi po yan ng tinatawag na globalization. Yan po yun, isinilang yung APEC dahil yan sa tinatawag na globalization. Yun. Ang mga produkto po ay tinatanggalan ng mga taripa sa mga bansang kasapi niyan para ika nga po wag na tayo mapagod. Kung ang mga katulad nating hampas lupang bansa na walang malamon, tumigil na kayo sa agrikultura. Wag na kayong magtayo ng pabrika, isara na ninyo lahat. Kaya nagsarahan lahat ng pabrika. Tama. Kaya ho ang mga magsasaka natin, nag-iiyakan. Nag-subdivision yung mga lupang nagtatanim sakahan. Kami dito ng bigas. Tapos imported ang pinapasok dito. Imported. Nagtatanim kami ng sibuyas, bawang. Tapos ang pumapa, ang binibili sa palengke, murang-mura lang, mga imported. Tama. Ngayon, iniisip po ng mga nagtayo nito, syempre, hindi man natin basahin ang kasaysayan yung APEC na yan, kung ilang taon na yan, mga kaibigan, parang mga walang pinagkaiba yan sa ibang international organization. Yun. Katulad halimbawa ng United Nations. Hindi ba? Oo. Ito namang APEC, nakatuon nito para sa ekonomiya. Mm-hmm. Ha? Dito sa Asia-Pacific. Oo. Bagamat yung ibang member niya, hindi naman taga-Asia-Pacific.
Hindi nga. Di ba? Taga-ibang kontinente. Oo. No. Pero member sila dyan, member, mga kaibigan. Paano nila? Kasi nandito sa Asia Pacific, ang mga mas, anong tawag dito? Imperior na mga bansa. Di ba? Mas maliliit na bansa ito. Tama. Kumpara sa kanila. Ngayon, ang layunin niyan eh, siyempre po, ang layunin ng malalaking bansa dyan, eh para, ika nga po, kumita sila. Kumita yung ekonomiya nila. Hindi ba? Oo. Eh kung matatandaan ninyo eh, nag-umpisa yung free trade sa import liberalization eh. Ha? Import liberalization. Nung panahon ni Marcos, wala pa yatang, o 10 lang yatang mga imported materials ang pinapayagan na makapasok dito sa ating bansa. May control eh. Na sa panahon na yon, eh maliban doon sa 10 na yon na component na ginagamit sa mga components, sa raw materials sa mga pabrika natin, eh yun lang ang pinapayagan. Eh nung naupo ho si Mrs. Cory Aquino, lahat na. Eh, napatayo tayo. Eh, kasi po, eh, nagkaroon ng import liberalization. Parang karinder yan bukas 24 kaya na, oras. Yan lang traffic na yan. Oo, yan. O, eh, saan ba galing yan? Sa import liberalization. Yan ang ano, epekto ng import liberalization. Nabandang muli, ngayon sa panahon natin, napasok na ang globalization. Diba? Eh, nung araw na itinataguyod yung globalization dito sa bansa, eh tinututulan namin yan eh. Oo. Nang mga, kahit na kami maliliit na tinig lang sa radyo nun eh. Oo. Eh nagsisitutol kami dyan eh. Sa globalization kasi matindi yung mangyayaring epekto niyan. At ito ngayon lang nare-realize ng publiko, ng mamamayan, ang naging epekto ng globalization sa ating bansa. Tama. Hindi ba? Oo. Noon, binababala na natin na posibleng magsipagsara ang mga pabrika. O, pero hindi naiintindihan yun ang pangkaraniwang tao. Oo. Kasi wala pa eh. Alam mo naman ang mga tao ngayon. Hanggang hindi nararanasan, hindi naniniwala. Oh, parang ano pa rin, parang Stone Age. Ang mentalidad niyan. To see is to believe yan. Oo, tama. Kailangan makita nila, hindi sila maniniwalang may Amerika eh. Kung wala nakarating doon. Hindi pa nakarating. Hindi sila maniniwalang may bansang Amerika dahil di nila nakikita yun eh. Oo, tama. Pero naniniwala sila may buwan. Eh, ano ba mas malayo, yung buwan o yung Amerika? Mas malayo yung buwan pero naniniwala sila may buwan. Pero hindi sila maniniwalang may bansang Amerika. Oo. Bakit? Oh. Eh kasi to see is to believe eh. Sa palitan ng kalakal, agrabyado tayo eh. Sila lahat ng mga makabagong produkto, meron sila eh. Tayo, pakumbakya. Ano, cheap labor naman yung sa atin. Hindi, yung sinasabi mo, dati yun. Oo, dati yun. Eh ngayon, pati pa akong bakya, ini-import natin. Wala na nga eh. Wala na tayong bakya eh. Ano pa, ipapako natin. Ano mo? Nakalbo na yung gubat, wala na bang gawa ng bakya. Yung buko, nyog, yun. Pwede. Eh sila lahat eh. Lahat, no? Meron, no? Grabyado tayo. Ay, sipin mo. Finish product, itatambak nila rito. Ang yayabang nating mga Pilipino. Gagaling nating mga Pilipino. O magtanghal tayo. Magpuporma. Ang gagaling natin, ika nga. Pagdating, alin, yung suot mo sapatos. Oo. Kasi hindi niya afford. Oo, tama. Yung imported nung araw. Nung araw, nung wala pa yung globalization, pag nakakita yun ng floor shine, mga kaibig, eh wala yan. Eh kasi hindi niya ma-afford yun. Oo. Eh, sa Marikina, ang gagandaan niyo. Kopya na kopya yan. Marikina. Mga kaibigan. Eh, pero kung may pambili siya, bibili ba siya sa Marikina? Hindi na. Tatangkilikin niya ba yung sarili niyang produkto? Hindi rin. Ayun, ano nangyari sa Marikina? Baletsak. Nagsara Marikina eh. Oo. Hindi ba? Leche-leche. Pero sa totoo lang, talagang mahusay din naman. Oo, matibay. Eh, kaya lang, ang gobyerno natin wala namang sinuportahang intensyon na
palaguin yung pansarili natin. Kaya tayo po nilamon. Ngayon. Nilunok tayo ng buong buo ng globalization. Para natin kasing sinabi, magaling ng boksingero natin. Oo. Sino? Si Manny Pacquiao ba? Oo. Oo nga. Pero ang kalaban mo naman si Muhammad Ali. Mananalo ba si Pacquiao kung magkasabay sila ng panahon? Hindi man. Magbo-boxing si Pacquiao at saka si Muhammad Ali. Hindi eh, paanong mananalo yun? Yun po ang globalization. Mga kaibigan eh. Kumbaga sa kuwan, sanay na sanay tayong yung ating bansa, eh parang babae. Diba, ang tawag nga natin, inang bayan. Oo, inang bayan. Tama. Eh, itong inang bayan natin, oo. Nung araw, naka Maria Clara, oo. Eh ginagahasa na ng mga dayuhan. Oo. Diba? Tama. At ngayon, oo. Kumbaga eh, siya na nag-uubad ng panty para gasain itong bansa natin. With consent na. Diba? Oo. Okay lang. Di ba may kasabihan nga nung araw daw, panahon ng hapon, alam mo Anya, nung panahon ng hapon, pag may sumigaw na, ayan na mga hapon. Tangbuhan na. Yung mga babae, tago na. Oo, tago na. Eh, ngayon. Oo. Ngayon, pag sinabi mong, ayan na mga Koreano, ayan yung mga na. Babae, labasan eh. Asan ang Koreano? Sabi, diba? Ayan na hapon, dapa. Oh. Ay, iba. Ayan na hapon, tihaya. Ganun yun eh, mga kaibigan eh. Eh. Pero bago tayo magkalimutan, mga kaibigan, pakinggan muna natin itong ilang mga paalala. Ho. Enjoy a different kind of cool with iCool. Cool na cool habang inuwiya. Cool na cool habang ikaw ay nagsasalita. iCool Menthol Gum. Minty, gummy, long-lasting uya. Long-lasting cool. iCool Mentholated Gum and iCool Cherry Mint Gum. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. Hashtag BBC Minute with Mivic and that. It's 9:30 BBC Minute. This is still a developing. BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DDRJ 810 AM. The voice of the Philippines. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. Nagliliyaw na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Pinag-uusapan natin yung APEC, no? Yung perwisyo rin na idinulot niya. Hindi lang naman sa traffic tayo na perwisyo eh. Oh. Alam niya, yung pag-uusapan dyan, siyempre negosyo. Siyempre kasama mga, ang pangunahin dyan, mga negosyante. Oo. Kaya ang pinag-uusapan na lang dyan, malalaking negosyante lang yan eh. Hmm. Ang pinag-uusapan lang na lang dyan, kapakanan nila. Kaya marami na tayo nakakalimutan. Nakakalimutan na natin na nilalamon na tayo buong buo nitong globalization. Nawala tayong ginagawa ang gobyerno natin. Kung hindi, makiayon kung ano na lang ang maging epekto nun sa atin, pinapayagan na lang natin. Oo. Halimbawa, sumali tayo dyan, ano yan, free trade yan eh. Oo. Diba, palitan ng kalakalan. Eh yan, kumpleto sila sa mga produktong minamanufacture nila eh. Lahat ng klaseng produkto sa kanila nang gagaling eh. Pagkatapos ikaw, ano ipagmamalaki mong pwede mong ibenta rin sa kanila, kundi babae. Naku. Diba? Ang binibenta natin, tao eh.
Cheap labor. Tapos mura pa. Oo. Pwede mo pang ihulog sa building. Naku po. Pag dinahasa mo na yan at lahat na, oo. Eto na mo, sa Middle East, di ba? Oo. Yung mga kababaihan natin, lahat ng, pati butas ng tenga, Sus Mario Josep, nire-rape ng Arabo. Sus Mario Josep. Hindi ba? Eh wala po eh. Hanggang doon lang tayo, wala tayong produkto eh. Hindi ba? Sana pinagandahan natin, nakita mo, ang nasa isip ng mga nagtayo ng mga ganyang organisasyon, eh yung makinabang sila. Pero nagkamali sila. Mm-hmm. Alam mo kung bakit? Bakit? Eh halos lahat ng bansang nag-participate dyan, nilamon ng isang bansa eh. Naku. Nilamon ng China. Sa dami ng produksyon ng China. Oo. Sa laki ng produksyon nila. Hindi ba? Tama. O, saang merkado ka ngayon sa buong mundo na makakakita ng produktong hindi gawa ng China? Oo. Hindi ba? Lahat yan, makikita mo na nakakalat yan sa buong mundo. Bakit? Paano, mga kaibigan, malayo pa yung iniisip na globalization, nagsarili na sila ng sikap eh. Pinaunlad na nila, inumpisahan na nila ang pagpapaunlad sa kanilang sariling bansa. Tama. Hindi ba? Kaya kita mo, ultimong gulay ngayon, galing sa China. Na pinapasok dito. Naku po. O, ba't ka pa bibili nung mga tinanim dito, yung mga dito inani na produkto sa atin? Mm-hmm. Puro bansot. Mas mahal pa. Yung sibuyas natin, kasi laki na lang ng Holland. Mahal pa. Bawang. Kasi lalaki na, malaki pa sa kamao yung sibuyas na galing sa China. Totoo yun. Hindi ba? Oo. Mura pa. Mm-hmm. Ano bibilin mo? Hindi ba? Oo. Samantala yung mga magsasaka natin, gumastos yan. Nagpatulo ng pawis yan. Tapos hindi naman mabubulok lang yung kanilang mga itinanim. Oo. At pag minalas-malas yan, nagkaroon ng bagyo, todas ang kanilang mga pananim. Saranta. Hindi ba? Wala. Oo. Na. Wala na. Back to square one, nga na naman. Paano, wala tayo. Kita mo hanggang ngayon, ang agrikultura na lang natin eh. Paatras. Puro kalabaw. Wala na. Puro mano-mano. Mm. Samantala sa ibang bansa, puro mga malalaking equipment na. Oo. Ultimong pag-ani ng palay dun eh, naghihiwalay na. Pag inaani yung palay eh, yung ipa tsaka yung palay, naghihiwalay na sa makina eh. Bigas na. Galing. Napakarami ng mga innovation, ha? Mga modern technologies na ginagamit sa pagtatanim. Paano tayong uubra kung ganun ang gamit nila? Kahit ilang beses sa isang taon, pwede silang umani. Tayo, ilang beses lang ba tayo pwede magtanim ng palay? Dalawang beses. Sa kanila pwede. Kaya nga tayo nag-i-import eh. At ang masakit, yung nag-aral dito, na tinuruan natin, dito natutong magtanim ng palay, yung pa ngayon ang kinukunan natin, binibila natin ng palay. Naku po. Bakit po? Sapagkat pumayag tayo sa ganyang kasunduan, pinasok natin yan, ayaw naman nating tulungan ng sarili natin. Oo. Hindi ba? Tama ka. Ang mga pabrika, tingnan mo, sa mga kinukuha lang na natural resources dito, kukunin yung lupa natin, ibibiyahe sa ibang bansa. Pagbalik dito, bakal na yan. Tayo ngayon ang bibili. Nung kinuha nilang lupa na ginawa nilang bakal. Bakit? Wala tayong pagawaan ng bakal eh. Hindi tayo nag-industrialize. Ang tagal-tagal natin, wala yata tayong pagawaan ng kotse. Dati meron tayo eh. Oh, yung Jacinto Steel eh. Yun dapat. Di ba? Nawala yun eh. Nawala. Mga kaibigan, miyari nun dito sa impila natin. Yung pamilya nun. Pamilya niya. Isipin mo, lahat, mga minerals, lahat ng klaseng minerals nandito. Oo. Yan ang mini-mina dito. Mm. Ang nagpapasasa kung sino-sino. Mga dayuhan pa. Pagkatapos, yung epekto pa nung pagmimina nila, hindi kontrolado ng gobyerno. Oo. Kaya masama nagiging epekto sa ating pong environment. Hindi ba? Tama. Dahil wala tayong
wala tayong technology. Ang gusto kasi dito, komisyon. Imbes na technology ang ipinapalit natin para makapag-industrialize tayo. Alam mo, lahat ng bansang mahihirap na nung araw pang ilalim sa atin. Oo. Sila ngayon, tayo ngayon ang pinaka ilalim. Nasa ilalim. Bakit nila? Bakit? Nag-industrialize sila. Oo. Nagtiis sila sa mahabang panahon. Nag-industrialize sila. Ngayon, nag-e-export sila kung ano yung meron yung ibang bansa. Inilalaban nila yung produkto nila sa ibang bansa. Tama. Pinapapasok din nila ron. Eh kasi free trade eh. Oo. Hindi ba? Mm. O katulad ng India. Eh mga mahihirap na bansa yan. Mga Vietnam. Mm-hmm. O ibang bansa. Nag-industrialize sila. Korea. Mm. Akalain mo yung Korea. O late 70s. Nakarating ako dyan eh. Mm. Ang pangit ng Korea. Isipin mo, bulok ang airport niyan. Matatakot ka pa pag lumanding yung aeroplano sa Korea. Nung panahon na yun. Kasi Marshall, oh, matatanaw mo mula sa aeroplano, yung mga kanyon nakatapat sa aeroplano. Naku po. Mga machine gun. Kasi Marshall, oh. Oo. Sa runway, oh, may mga machine gun, may mga kanyon. Eh, pag punta mo ng airport, bubungan lang eh. Oo. Airport na sa kanila yun. Nung panahon na nasunog yung una nating airport dito, oo. Nagkaroon sa may harap ng Philippine Village, yung bubong lang. O, ganun ang klase ng airport na dinatnan ko. Yung dating Kimpo Airport sa Seoul, Korea. At paglabas mo ng airport, lintik po mga walang ya. Matatakot ka para ka nasa Pilipinas. Ang mga taxi driver, mga mukhang haragan. Ha? Mga maton. Ang mga taxi, bulok. Ay matatakot ka pa nga, di sumakay ka ng taxi. Kakarag-karag yung mga taxi. Maya-maya, biglang ihinto yung taxi, may sasakay na ibang tao. Naku. Sabi ko sa sarili ko, naku, hold up to. Yung pala hindi. Ano? Ganun pala talaga. Nagsasakay ng iba. Ah, hindi ma-exclusive. Kung magkano yung ibabayad mo sa metro, yun din ang ibabayad niya. Doble kita ng driver. Doble kita ng driver. Ganun sila kawalang niya. Oo. Nung araw. Pero, nung mga panahon na yun, nag-i-industrialize na sila. Oo. Kaya ngayon, nakita mo, tinalo na nila sa merkado ng mga sasakyan sa buong mundo. Ang mga nauna sa kanila, katulad ng mga gawang European, mga American cars. Hmm. O talo na sila. Ultimong Japan ngayon eh. Natatalo na ng mga gawang Korea eh. Oo. Hindi ba? Tama. Bakit po? Eh kasi nag-industrialize sila. Meron silang pabrika ng bakal eh. Oo. Ang importante, pag may pabrika ka ng bakal, magmula sa raw material, eh, pwede mong gawing bakal yan. Oo. Eh mga kaibigan, uunlad ang bansa natin. Tama. Kasi unang-una, pag produkto niya, mura. Oo. Lahat ng bagay, magagawa mo. Mm. Pati aeroplano, gusto mo, gumawa ka. Mm. Makakagawa ka niyan. Barko, lahat. Pati robot na malaki, yung kapareho ni Voltes 5. Pwede mong gawin yun. Masinger si. Diba? Si, ano, si Roborat. O parang si, ano, si Lacuna. Lasinger si. Ha? Dito, pabrika ng bata eh. Ha? Yun, pabrika. Pabrika ng mandurugas meron dito. Ang dami rito. Eh dito, ano, prostitute. Yun. Oo. Yun nga nagiging ano rito, mga kaibigan. Nene-export natin. Yun po masaklap na katotohanan. Pagkatapos, yan pong isipin ninyo yan, oh. Yung APEC na yan, oh, yung mga karsada natin. Eh, pwede namang isang side lang nung karsada, yung isang direction lang gamitin nila, papunta at pabalik, magsalubungan na sila ron. Tsaka... Pwede naman yun, kasi hindi naman sila ganong karami ng volume. Pag nagpunta ka ron, marami pa polis kaysa civilian. 1,000 sa PICC. Hindi lang eh. Bawal ang civilian. Bawal. Bawal maglakad sa Rose Boulevard. Ang mga naglalakad, puro polis. Mula rin sa Harrison, nandunok kahapon, ang daming polis. Doon pa lang. Alam nyo, nakarating ako ng APEC sa Japan. Nakapunta rin ako sa United Nations, 50th anniversary niyan.
Eh, marami din silang isinaayos na kuwan, halimbawa trapiko. Sinaran din lahat ng karsada ro sa New York. Pero hindi bawal maglakad. Ito bawal. Eh doon eh ultimong akala mo basurero, yung pala mga secret service yun. Akala mo naglalakad lang na gano'n, pero mga secret service pala yun. Nagkakape kami sa isang maliit na cafeteria doon eh. Eh, di siyempre, halo-halo mga tao, di ba? Eh, mas lalo yung United Nations dahil mas maraming miyembro yan. Isipin mo yan. Bigla na lang may lalapit sa'yo eh. Journalist din daw sila eh. Yung pala, CIA yun. Eh, mga nasa likod mo, di ba? Eh, maintindihan mo na kasi mababasa mo na yung mga kilos nila, di ba? May mga kunyari kumakain din doon, nagkakape rin, pero mga pulis pala yun. Hindi ba? Eh ganun eh, pero hindi bawal mo maglakad. Ha? Eh dito po sa atin, pwede namang hindi namang ganun ka, ano eh, ganun ka komplikado. Ilan lang yan leaders na yan, oh. May mga armor car. Ilan sasakyan lang ang gagamitin yan eh. Di ba? Eh bakit naman eh, hindi na lang yung isang direction ng karsada, di ba? Ross Boulevard, kung southbound lane, southbound lane lang ang inukupahan. Para naman hindi na diskaril tong ibang tao. Kaya kung kayo ngayon papasok kayo, wag na kayo pumasok. Sayang lang panahon ninyo. Ako kaninang umaga pa ako umalis ng bahay alas 6. Eh. Wala pa yata ng alas 6, lumayas na ako. Eh. Isipin niyo, anong oras ako nakarating dito? Mga kaibigan, ang oras po natin ay meron na po tayong 32 minuto makalipas po ang alas 9. This time check is brought to you by IV Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Halalan 2016, isang makabuluhang talakayan sa loob ng isang oras at kalahati para sa isa na namang makasaysayang pagpili ng panibagong mamumuno sa ating bansa. Makinig sa Ocho Diretso tuwing Biyernes, alas 4:30 hanggang alas 7 ng gabi para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayan ng Pilipino kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Paglatag ng plataforma, pagkilala sa isang kandidato, siya ba ay karapat-dapat o hindi? Abangan ang espesyal na pagtatanghal ng Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Para sa sambayan ng Pilipino, hatid sa inyo ng DZRJ 810, a Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire! Magpapatuloy tayo mga kaibigan at sandali ho, no, medyo malungkot itong ibabalita natin sa mga hindi pa ho nakakaalam. Lalo-lalo na sa mga kasamahan nating musician, mga banda, mga singer. Kilala po ninyo ito, dalawang singer. Halos isang araw lang ang pagitan. Pareho silang sumakabilang buhay na. Naku. Una ho, si Rick Arellano. Si Rick Arellano, ang tinaguri ang Little Richard of the Philippines. Kilala niyo yan, dekada 60 pa yan eh. Nung sumikat yan eh. At maliit pa ako sa Baklaran. Kita ko na yan eh. Batang Baklaran yan eh. Araw-araw yan, lasing eh. Tuwing umaga eh. Pagkagaling sa mga kanyang kantahan, mga kanta, banda yan eh. Nung araw. Gatetapper siya ata ang ano niyan. Ang banda niyan. Hindi naman sila bading pero Gatetappers. Ngayon, si Rick Arellano, kung matandaan mo, nag-guest pa yan doon sa programa ko, yung live jamming sa kabilang himpilan. At pagkatapos nun, eh hindi na natin nakita, yung pala na-atake na. Naku! Minsan natawagan po tayo ng Channel 7, binigyan nila ng surpresang, ewan ko, yung wish ko lang ang tawag. Oo. Wish ko.
yung dati wish ko type eh. Wish ko lang. Wish ko lang para ika nga kay Rick Arellano na nagkasakit, nagkaroon ng hindi na makatayo eh. Hindi na rin makapagsalita eh. Nag-massive stroke ah. Isa ako sa natawagan doon. Ngayon nagpunta ako, may nagmagandang loob nung kaya siya na picture doon eh. Asa na kaya yun? Yung writer din dati yun na babae. Eh ngayon, sa madalit sabi po, eh si Rick Arellano pumanaw na. Hindi ko lang malaman kung kailan siya ililibing o kung nailibing na. Nung kamakalawa ko lang ho na tanggap ang balita, di na, yung kanya pong labi nandun sa punerarya dyan sa Sukat Paranaque. Yung Holy Trinity. Pakitanong nyo na lang, tawagan nyo na lang yun, ano? Sa Paranaque kung andun pa yung kanyang mga labi. Ngayon, isa pang magaling na singer ang pumanaw na. Isang araw, pagkatapos kasunod ni Rick Arellano, ito'y walang iba kundi si Bert Dominic. Ayun, yung tinatanong ko kanina. Isa rin sa mga naging panauhin natin noon sa programa natin at madalas, nung mga bandang huli, nakakasama natin ito, mga 2-3 years ago, malimit nating makasama yan, si Bert Dominic. Ang galing ng boses niya ni. Bilib ako sa boses niya na pagdating sa Tagalog. Although siya ay nabibilang sa mga novelty, pero ang timbre ng boses nito maganda talaga. Maganda talaga. Mga kaibigan. At bilang paggunita sa kanila at saka pagbibigay pugay na rin bilang mga alagad ng sining, matagal tayong pinasaya nitong mga taong ito, pakinggan muna natin ang isang awitin mula po kay Bert Dominic at ipinaabot namin ang aming pakikiramay. Si Bert Dominic po, nakatira yan, alam ko, sa Dasmariñas, Cavite. Hindi ko alam yung address. Pero yun po, nag-text din sa akin na doon din siya ibinurol sa kanyang tahanan sa Cavite. Alamin nyo na lang sa ibang mga kaibigan natin kung saan po yun. Baka si Mr. Buddy De Vera, talent niya yan eh. Yan, recording artist ni Mr. Buddy De Vera ng Alpha Records. Ha? Si Bert Dominic. Narito po ang isa sa mga awiting pinasikat ni Bert Dominic bilang amin pong pagpupugay sa kanilang mga kontribusyon. Silang dalawa ni Rick Arellano. Si Rick Arellano na mga artista rin yan. Malimit siyang kasama sa pelikula ni FPJ, si Rick Arellano. Tama. Diba? Oo. Yung magulo. Laging magulo yan eh. Kahit sa tunay na buhay, magulo yan eh. Matagal yan nagpunta sa Las Vegas, sa Amerika. Nakasama niya ng Raycar Jewett. At ito naman po si Bert Dominic. Ito, alam na alam nyo itong awitin na ito. Pakinggan natin. Sa'yong inaakala nalimot na kita, kayong ako ay laging tapat sa'yo sinta. Buhat nang mawala ka, ako ay nagturusa. Kahit ka nagtampo, sana'y malaman mong mahal pa rin kita. Hinanap ka sa disco, beer house at restaurant, mayroong nakapagsabing ika'y nasa Japan. Ako'y magungulila ng 6 na buwan, dahil mahal kita, alang-alang sa'yo magtitiis ako. Ang iniingat-ingatan ko kaisa-isang bikini mo na tinatago-tago ko pa at katabi sa pagtulog ko. Ako'y dumadalangin na kahit manawari, huwag sana sungkitin
bikini mong itim na alay mo sa akin. Magpapatuloy po tayo, no? Yan, pinarinig lang namin sapagkat hindi nyo na makikita yan si Bert Dominic. Pumanaw na siya eh. Maririnig nyo na lang ang kanyang boses sa kanyang mga, marami siyang awiting iniwan sa atin na magiging pamana yan. Ano ha? Eh, alam mo, malungkot lang kasi 2-3 years ago, nakakasama natin ito, eh, may karamdaman na siya. Oh, meron. Pero kahit ganun, pinipilit niyang makapaghanap buhay kahit na magpaunlak ng ilang awitin. Oo. Nalungkot nga ako kasi ano eh, wala naman talagang mga nagmamalasakit sa mga musikero. Mm-hmm. Ang dami diyang mga naging opisyal ng pamahalaan natin. Nang galing sa hanay ng mga musikero, puro kayabangan lang. Oo. Hindi naman, yes, si Ogie Alcacid, ano ba, pinapil niyang damuhong yan? OPM. Ginawang ano yan, ginawang kung anong binigyan ng titulo ni Pino yan. Oo. Ano, silbi niyang Hinduro, ano? Si Ogie. Ha? Nakapagsilbi lang siya kay Regine. Oo. Eh pero sa mga, kasi hindi naman siya nagmula sa hanay ng mga musician. Oo. Si Tito Soto, although Burgis, oo, naging banda ito once upon a time. Oo, tama. Makanta-kanta rin dati, di ba? Tilt Down Men. Hindi, banda yan banda, talaga. Tilt Down Men, oo. Panahon ng ano, nila Toto Eldama, Moonstruck. Oo, si Toto. Buti pa si Toto eh. May malasakit yan sa kapwa. Oh. Yung Moonstruck. Hanggang ngayon, kumakanta si Toto. Pero si Bert Dominic, ha, maalala ko, noong mga panahon na yun, napakabait ng tao na yan. Pinipilit kumanta ni Bert Dominic, eh, kahit na uubo-ubo na, oh, ha, para lang kumita siya. Mm. Baka sakaling may magmagandang loob na maabutan siya. Oh. O, kaya naman na... pagka nalalaman niyang nasa isang lugar tayo, eh, bigla na lang dumadating yan. Parang nahuhulog sa langit yan. Ha? Nagkakatawan tao. Nasa harap mo na eh. De, naalala ko si Bert, mabait. Mabait. Maganda talaga. Kasama si Bert Dominic. Ho? Si Rick Arellano, nakasama ko rin, pero magulong tao yan. Eh pero mabait naman sa kaibigan, basta sa kapwa musician. Eh hindi yun ang importante eh. Eh hindi lang tayo talaga pinapalad eh. Mm. Ang dami diyan pa organisasyon, hindi naman nila alam kung ano concern nila. Tama. 'Di ba? Mm. Meron diyan organisasyon ng mga nagpayaman. Oo. Na mga galing sa hanay naman ng kung ano-anong grupo. Pero nakalimutan nila ang talagang kailangan na pag-ukulan natin ng mga concern, mm-hmm, pagmamalasakit. Kasi kadalasan, sikat na sikat ka, oh. Sipin mo, ha? Sikat na sikat ka, exploited ka naman. Oo. Noong mga panahon na yun, wala namang proteksyon talaga. Mm-hmm. Kundi mabayaran ka, gusto mo lang sumikat. Parang yung mga baguhang manganganta ngayon, bigyan mo lang ng alimbawa, ang sweldo rito na dati ng isang kumakanta sa isang bar eh, pagpalagay mo nagbabayad na ng 1,000. Oo. Bihira na yun. O alimbawa, binayaran ng 1,000. Eh, nag-apply siya ngayon, itong isang baguhan. Oo. Magkano ba budget nyo? Eh, kwan eh, pwede bang, ano, eh, magkano ba budget nyong binibigay sa entertainer? Eh, kwan eh, yung kategorya mo na yan, 500 ka lang. Ay, sige ho, masusulot na ngayon yung kawawang isa. Ha? Wala silang pakialam lahat dyan. Ang pinapakialaman nila, pagka nabuo na yung grupo nila, paano ba tayo magpapayaman? Yun. Kaya yung mga organisasyon dyan, di ako naniniwala dyan. Eh. Oh. Alin, kung ako pala rin, naku mga kaibigan, kaya lang wala tayong hilig talaga sa politika. Eh. Mm. Kahit yung politika, hinihilig ako. Oo. Eh wala pa rin akong hilig diyan mga kaibigan, no? Eh sabi nga sa inyo, sila nga. Sila nga.
nagpupumili tumakbo. Eh, tayo, may mga nagpapatakbo. Oh. Eh, pero hindi natin linya yan. Paano yung programa natin? Tama. Sipin mo, patatakboin nyo akong presidente. Eh, mapapabayan ko naman itong programa. Oh. Kayo na lang. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid dumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Terrible yung nangyari sa France, ano ha? Oo. Mga kaibigan. At ito, nakakatakot ha. Baka magkaroon ng Third World War. Sabi ni Pope. Hindi lang sabi ni Pope. Yun ang diniklara nung ano eh. Presidente ng ano eh. France. Ng France eh. Aba, hindi na tayo papayag nito. Act of war daw yan. Eh. Oh, maging World War 3 na kung magiging World War 3. Hindi ba? Mm-hmm. Mga kaibigan, isipin mong ugali na ng tao ngayon. Dito sa Pilipinas, napakaraming terorista. Ang terorista kasi maraming form yan eh. Mm-hmm. There are many forms of terrorism, acts of terrorism. Halimbawa, yung pork barrel, terrorism yan. Oo. Bakit? Isipin mo, gugutumin mo dyan. Kaya nga tayo nagkakaletsi-letsi. Sumali tayo sa globalization, pero ang gusto ng mga nasa gobyerno dito, eh, wag gastusin yung pondo ng pamahalaan sa kapakanan ng bayan, sa kapakanan ng mga magsasaka, sa mga industriya natin, para umunlad tayo, magkaroon tayo ng pantay na kwan, leverage. No. Sa mga produkto na pwedeng pumasok dito, may pantapat tayo, hindi ba? Eh, kwano eh, ang gusto nila, magkano ba ang akin? Mas gusto ko na pork barrel. So, ano ibubungan yan, mga kaibigan? Ang isa sa binungan yan, dumami magnanakaw ngayon. Naku po. Nagkaroon sila ng isipan sa iba't ibang sangay ng pamahalaan na okay yung pagnanakaw. Naku. Hindi ba? Eh si Binay nga, ganun ang isip eh. Hindi ba? Ang isip nga ni Binay eh, walang problema yung corruption eh. Ang problema raw, kahirapan. Eh saan ba nagmula yung kahirapan? Eh di ba sa corruption? Totoo yun. Kasi hindi na-address yung paggagamitan ng pondo. Ibig sa basic services sa bulsa na pupunta. Hindi lang basic services. Kundi isipin mo, tayo mamumuhunan sa kwan. Tutulungan natin makapamuhunan dapat yung mga may pwedeng makapag-export ng produkto. Oo. Ha? Hindi babae lang ang ine-export natin dapat, hindi alipin. Oh, hindi ba? Nakalimutan yun. Oh, mga kaibigan. Eh, ngayon, nasan ba ako? Doon sa una eh. Binalikan natin eh. Oo. Dadami talagang walang ya. France. Isa pa sa pinanggagalingan ng terorismo, yung pagkonsinti natin sa mga walang yang namumuno sa gobyerno, sa maling pagboto natin ng mga iniluluklok natin sa gobyerno. Eh, isipin mo, convicted of a crime, plunderer. Ha? The one and only plunderer sa Pilipinas, convicted. By the law, mga kaibigan. Highest official of the land, convicted. Si Erap Estrada, ginawa niyong mayor, tinan mo, umabuso na ngayon. Wala na, umabuso nga na. Sino makakapigil na abusuhin ng isang walang hiya? Ha? Ang pagkakataon, kapag may mga taong tumatangkilik sa ganong klase, papano, nakikinabang din sila. Kaya dadami ng dadami yung terorista, hindi mo mapipigil yan eh. Ha? Kaya walang ibang paraan kundi magkaroon ng isang ala Duterteng presidente rito eh. Tumutubo pa lang ang sungay mo, puputuli na. Diba? Hindi na kailangang antayin pa nating humaba ang sungay para putuli natin ang isang kasamaan. Hindi ba? Eh wala naman makagagawa niyan. Ngayon eh,
mas marami na tayong napag-usapan tungkol dyan. Eto, tandaan ninyo ha, sa mga presidente ngayon na tumatakbo, presidentiable, ang laging pinagbibintangan si Mar Rojas. Tama. Kawawa naman. Sa kaso ni Binay, si Mar Rojas ang pinagbibintangan. Oo, lahat na lang. Doon sa kaso ni Grace po, sa disqualification, siya pa rin. No? Si Mar Rojas din ang pinagbibintangan. Oo. Alam mo, kasi hindi tayo minsan marunong magbasa ng mga pangyayari at ng mga karakter ng mga taong nasa likod ng mga gumagawa ng ganyang bagay laban sa isang kandidato dahil alam nila na si Mar Rojas talaga pagbibintangan. Oo. At yun, tinatanggap din ng mga kandidato na si Mar Rojas nga yan kasi makakatulong sa kandidatura niya yun. Halimbawa, si Grace po. Hindi alam ni Grace po, yung mga nagpapadisqualify sa kanya, eh mga tao rin ni Binay eh. Naku po. Kundi tao ni Binay, tao ni Erap. Naku. Eh di ba yung pinakahuling nag-file ng disqualification na umaangkas? Oo. Nakikisawsaw? Ha? Si Estribo. Ay, mga kaibigan eh, si Dean Tado, ano? Amado. Amado Valdez. Amado ba? Mado Valdez. Amado. Oo. Kamado yata ito. Kamado. Kinamado eh. Kinamada ng... Si Kamada Valdez eh. Kamado. Iisa kabaka. Ito Kamada. Kabaka. Eh, mantakin ninyo. Eh, bata ni Erap yun. Oo. Oo, sagrado. Di ka ba nahihiya niyan? Tapos pinadidisqualify mo si Grace po. Kasi, oo. Eh, nakisawsaw ka lang. Yung sinasabi mo, sinabi na rin sa tatlong disqualification. Di ba? Para masiguro lang na hindi makakabangon si Grace po. Naku po. Kinatagtad, ano? Oo. Parang ginagawa niyong corn beef. Corn beef. Kinatagtad niyo, ginagawa niyong giniling si Grace po. Ano ba kasalanan sa inyo niya? Eto, balita. Oo. Sakasakali daw po na ma-disqualify si Grace po. Ito sakali lang naman. Oo, sakali. Ako hindi na ako pabor doon eh. Di magtakbuhan kayo lahat. Di ba? Tama. Oo. Kasi ako hindi naman ako kasali niyan sa tatakbo. Oo. Mapagkamalan pa ako. Nanuwisan. Di ba? Eh isipin mo. Oo. Ito balita ngayon. Oo, ano. Dito niyo unang maririnig. Oo, ano. Sakali daw po ma-disqualify si Grace po. Eh, hanggang December 10, meron tayo. Dahil bukas yata yung deliberation eh. Oo. Eh, pero wala daw dito si Justice Scarpio kasi yun nasa ibang bansa. Oo, next. Ang hindi natin malaman. Ano mangyayari. Ngayon eh, si Grace po eh, halimbawa rang. Halimbawa. Na-disqualify. Oo. Sino raw ang magiging papalit, kapalit? Si Chish Escudero ba? Hindi. Hindi daw po. Hindi pwede yun. Isa sa lumalabas na balita, eh baka ho si Miss Susan Roses. Naku, matitindi yun. Ha? Matindi magsalita yun. Eh, ngayon, eh, wala naman tayong problema ron. Kasi ang may problema sila. Matindi magsalita yun. Wala kami yun. Problema ron eh. Diretso yun. Ano ba problema? Kami ba ang disqualified? Oo. Hindi naman eh. Kami ba tatakbo? Wala mo kami kinalaman dyan. Oh. Oh, kami rin ba magiging substitute? Ba hindi? Ha? Meron akong kilala, hindi substitute. Ano? Prostitute. Oh. Ngayon, eh, may problema si sila dyan. Oo. Kasi unang-una, itong disqualification na kinakaharap ni Grace po, yung sa Senate. Set. At saka yung sa citizenship ba yun? Sa Comelec. Eh yan ho, parehong disqualification na ang nature ab initio eh. From the start. Ibig sabihin, wala kang karapatang kumandidato nung kahit nung senador. Oo. Ha? Yung sa set kasi Senate Electoral Tribunal. Pag may protesta laban sa senador, doon dadalhin 'yun eh. Pag naiproklama na, 'di ba? Oh, eh ngayon, pagkalimbawa lang 'yun na disqualify. Ayoko namang magkaroon ng presumption disqualified nga si Grace.
Oo. Kasi hindi naman tayo yung abugado. Magrurul. Oo. Hahatol. Eh ngayon, eh, halimbawa, doon tayo sa halimbawa, eh si Susan Rose, hindi niya pwedeng siguro ha, sa paningin ko, hindi niya pwedeng i-substitute si Miss Susan Rose sapagkat ab initio yung disqualification niya. Bilang kandidatong presidente, pag na-disqualify siya sa Senate, disqualified siyang kumandidato eh, na presidente. Nako. Oh, disqualified din siya ron dahil doon sa citizenship. Yung sa passport. Eh, dahil may ruling na yun eh. Oh. Ano yun? From the start yun. Ibig sabihin, hindi valid ang kanyang COC. Certificate of Candidacy. Hindi siya dapat tumakbo. Wala siyang karapatang tumakbo. So, hindi siya considered candidate. Kaya wala siyang karapatang magkaroon ng substitute candidate. Iyon ang sinasabi natin. Paano ka magkakaroon ng substitute? Hindi ka nga kandidato. Oh. Sa pelikula, pwede. Oo. Yung double. Oh, PJ. Hindi, yung double yung tatalon tama. Yung stuntman. Oh. Eh, pagka wala yung stuntman, o kaya mataas-taas. Oo. Oh. Sa iba nila patatalon. Diba? Yung double. Pag yung ipakakain sa buhaya, iba. Yeah, yung extra. O Beno, magbasa tayo ha. Ng mga text-text dito, mga kaibigan. Galing kay Chris Makalinaw. Ito, may babatiin tayo. May pinababati siya eh. Nang happy birthday si Chris Makalinaw. Pinababati niya ng happy birthday si Esther San Pedro. At saka si Justin Silva. Ayan. Salamat daw po. Ito po ang ating pagbati, pati na dun sa mga mi birthday. At binabati ko rin ang kaibigan natin, dati nating kasamahan si Lolita Carbon. Oh. Ng asin, the belated happy birthday. Para po sa lahat ng may kaarawan, narito Carbon. Po ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. Oh, at abutin mo pa sana ang marami. Ito po mga text ninyo, ha? Pakinggan po ninyo. 9239 yung last digit. Ginawa ng Russia ang APEC sa isang isla, siguro yung event, ano? Para madali, i-secure at walang maabala. Tama. Si Penoy naman, ayaw makinig sa payo ni FBR na sa Clark gawin ng APEC. Narinig mo bang ipinayo ito nung una? Sige. Kaya heto, buong Metro Manila at 20 milyon na tao perwisyo dahil sa isang tao na may problema. Eh, ano yun eh? Ito, yung APEC nga pala noon, nung dinaos dito nung una, doon sa ano eh? Sa Olongapo po, di ba? Doon sa Zambales. Kaya walang holiday noon eh. Oo. Eh, nakakumpay nga naman kayo, di ba? Parang mall. Kukumpara mo lang sa mall yan eh. Dapat yung mall, wag mo ilagay sa main road, sa main thoroughfare. Ipasok nyo yan. Gawan nyo na sariling daan nila na yun lamang pupunta ron ang may sariling daanan. Di ba? Tama. Hindi, sa lahat eh. Nilalagay sa karsada eh. Ba't di magkakaleche-leche traffic dito? Sabi naman ni Emer Javier ng Cavite, good day, tropang Lapid Fire. Sa makalampag na si Senator Villar at wala pa rin napaparusahan sa Rice, ayun, sana siguro ibig niyo sabihin, ano? Rice smuggler tulad ni Bangayan at Pio Quinto, mayabang pa sa Facebook nila. Ayun. Eh, hindi. Una niyo dapat sisihin si Laila Dilema. Nadidelay. Puro delay ang ginawa niyan. Ang daming kasong puro iimbestigan at inimbestigan niya, walang natapos. Nako. Mabuti, nagkaroon tayo ng isang mabuti nitong katulad ni Kagiwa ngayon, ha? Diyan sa DOJ.
Ito, hindi nyo napapansin. Si Kagiwa, puro action, pero nakita mo bang nagpa-interview? Wala. Hindi, mailap sa media yan. Nakita nyo ba na ibinalandra nito yung mukha niya sa TV o sa interview? Yung style gusto lang magpa-ambush na yung interview. Ah, yun si Dilima eh. Papahabol pa yun. Konting kembot eh. Nagpapa-interview na eh. Diba? Oo. Wala namang natapos. Puro daldal. Oo. Kaya tawag dyan, daldalima eh. Daldalima na. Kaya sana, kung meron lang siguro si Noy Noy na 10 tao kamukha nito. Oo. Hindi nagka-leche-leche gobyerno natin. Magaling yan. Baka okay sana eh, di ba? Oo. Eh wala, puro mga tulisan eh. Oo. Si Acosta at saka si Kagira. Yan, mga yan, Acosta. Yan, makasama mga yan. Persida dapat. Acosta, di ba? Oo. Wala, walang kahilig-hilig sa pere. Mm-hmm. Si Acosta, Sida. Makikita mo, no? Oo. Okay nga lang bumibili ng damit yun. Gusto ko nga regaluhan yan eh. Si Persida. Persida Acosta, gusto ko regaluhan ng line eh. Ang bait niya. Wala nang line na ngayon, ano ka ba? Hindi ba line na yung... Hindi, ano, wala. Makeup ba yun? Natural niya yun. Ah, natural pala yun. Nakikinig-chat. Sige, magpaalam na tayo. Okay, hanggang bukas pong ulit. Ito po si Rose Benal. O naman si Peter Tolosla. Maraming maraming salamat po sa lahat po na nga sumubaybay dito sa Lapid Fire ni Ka Percy Lapid. Ito po si Atong Ma'am, mabuhay po kayo. Ito po naman si Percy Lapid at tabayanan po ninyo. Susunod na agad ang programang Katapat at Karancho ni Manila Mayor Alfredo Lim kasama po si Miguel Hill. Maraming salamat at magandang umaga! Ligaya! Bruja. Hey, try Media Pro.